Hello world, hello Philippines. This video is about how to assemble power amplifier in their own homes. And this video is for the people who loves to assemble their own power amplifiers. So as you can see right now, there's a board of a power amplifier, and I will explain what this is a kind of amplifier, no? So ito yung book na kinunan ko ng diagram, no? Practical Electronics, second edition, no? Ni Marconi Paragarigan, color red siya, no? So ito yung diagram niya, no? So 150 watts stereo amplifier. So it means na sa stereo yan, pero pag one channel lang, naka 75 watts siya. So to make 150 watts, so gawin natin apat yung output transistor niya, no? Or OPT or two pairs. But dito sa ginawa ko, no, in-upgrade ko siya ng power transistor, no, kasi dito sa original niya or sa stock niya QC1080, so wala na dito mga babibili, no, sa mga store, kaya in-upgrade ko siya, no, ng sa Kura. So kung makikita niyo, no, QC5200 siya. So for pieces yan, ang i-coconnect ko dito, ilalagay ko. So lahat yan ay NPN transistor, no? So pwede rin sa concert 5-0 kung wala kayong available, C5198. Basta yung letter C lang importante, no? Kasi yung mga number na kasunod niya, ay yan ay kanyang serial number or number ng date niya, no? At saka kung makita niyo, no, may trimmer siya dito, 100 ohms. Pero nag-search ako sa market na wala na akong nakita ng 100 ohms. Ito lang yung nabili ko, 15K or 15,000 ohms. Pero dito, wala na siyang trimmer kasi minodified ko siya ng resistor, no? So yung sa hindi pa nakaalam ng trimmer, ito ay isang volume control, no? Na pinaliit. Same lang sila ng volume control, no? Ng trimmer. Pero yung trimmer na to, sa katagalan, nag-iiba yung value niya, no? Or change value. Lalo na kung mahamog yung lugar at saka mayroon ng kalumaan, minsan umaangat yung ito yung ano niya, yung needle niya sa plate, tapos nag-iiba yung value. So yan yung dahilan ng pagtaas ng bias voltage dito. So basta mga nanood ngayon, no, maganda yung amplifier na walang trimmer. Kasi steady yung bias voltage, no? Kasi sa ngayon, may mga nabibinta pa na may trimmer na amplifier. Tapos palagi siyang nasisira. Ito yung dahilan niya. Kasi nag-iiba yung value. Pero dito sa ginawa ko, wala siyang trimmer. At saka yung bias diode niya, no, ay nakalagay is TB3. Na may pair na 15 ohms resistor. So itong diode, wala na rin mabibili, no? Kaya nag-convert ako sa transistor, no? Tapos yung pair na ito, dalawang resistor, 560 ohms at saka yung 680. So kung walang transistor, pwede rin diode nito yung gamitin nyo sa bias dito.
Kasi ito yung bias ay parang heart ng power amplifier. So pag nag-open ito, yung bias niya, sunog lahat ng output transistor nyo. So yan ay pinaka-importante, no? Na part ng isang amplifier. At saka yung A561, no? Two pieces yan. Tawag dito ay ang kanyang differential. So yung A561, mahirap hanapin. So naggamit ako ng QN5401. So ito yung ginagamit sa mga concert 5-2 na na transistor para marami yung stock. Tapos kung makikita nyo, no, ito yung pre-drive niya or pre-driver. Ito yan, isa lang. So mabilis siyang uminit kasi wala siyang pair dito sa kabila, isa lang. So need niya ng heatsink. Kailangan lagyan ng heatsink. Saka nagdagdag ako ng coil, no? Mga 1.5 foot siya, no? Or mga 16 inches siya. Nilagay ko tapos ito. Nag-upgrade ako ng resistor, no? Dalawang 1.8. 2 watts. Dito yan sa base ng driver transistor, no? Sa positive. Ito yan, 3.3K. So, dalawang 1.8 yung nilagay ko. Tapos, ito yung 3.3K. Ito yung yung blue. So, bali, dalawang 2K yan yung nilagay ko. Kasi, uminit din. Tapos, yung tatlong kapasitor niya. 47 microfarad, 50 volts yung nilagay ko kasi walang mahanap na 33 lang. Kasi sa dito sa stock niya, no. Nakalagay yung 33. So lahat ginawa ko ng 47. So ito yung likod niyang board niya, no. Nakasoldar na yun lahat ng soldering lid. Dalawa kasi yung ginawa ko. So ngayon magtitest tayo ng bias voltage. So ito pala yung foil pattern nyo. Ito yung ginaguhit sa likod ng blank PCB. Tapos lagyan ng ink or masking tape. At ito yung component guide nya. Kung saan mo ilalagay yung mga pisa. Pero iniba ko to. Kasi ito yung posisyon ng original. Yan yung posisyon, no. So kung makita nyo, iba yung ginawa ko. Kasi naka 1 pair. Pero dito sa ginawa ko, no, 2 pairs na siya, no, or 4 transistors. Ito dalawa lang. Tapos yung bias diode nyo, no? STB3. Ito na yon. Transistor na, no? So ngayon magtitest tayo ng bias voltage. Dapat malaman nyo to, no, na bawat asimbol ng power amplifier ay magtitest muna kayo ng bias voltage bago kayo maglagay ng OPT, dahil pag hindi nyo na na-test, so uubusin nyo yung transistors nyo, no? Kasi may na babasa ako sa mga comment or sa mga may nakikita ko mga video, no? Naubos daw yung 10 transistors nya. Ito. So, 1,000 yung halaga. Parang sinunog mo lang yung pira mo. Kasi wala kang idea, no? Or hindi ka muna nag-research kung paano mag-assemble ng amplifier. Pero dito, pag napanood mo itong video to, siguro may matutunan ka, no? At saka, sa mga gusto matuto pa dyan, no?
paki-subscribe na no ng channel na to, no? So, our channel, no? Don't forget to subscribe to our channel, no? Hindi lang kasi akin channel na to, no? Para rin to sa mga manonood. Kasi yung channel na to, pwede akong matuto sa inyo sa pag-comment nyo, no? At saka sa pagtatanong, kasi mahilig ako mag-research. So, pag may nagtanong, nire-research ko yung tanong, tapos may nalalaman ako. So, kayo, pag napanood ito, no, may malalaman din kayo, no, kung paano mag-symbol ng amplifier. So, dapat, bago nyo ikabit, no, i-check nyo muna yung bias voltage. So, paano yan? Ito yung sample nyo, no. Measure 0.1 or 0 volt at the speaker terminal or speaker collector terminal. So, ito yon speaker sa ground. So, yung multitester dito na ginamit sa DC set to 0.5 volts. Pero dito yung gagamitin ko, no, para madali yung digital. Ito pa yung isang sinasabi dito, no. Do not connect the speaker until you have checked the voltage at the collector or output terminal. As shown, it must not exceed 0.3 volts. The presence of higher than the indicated voltage means trouble in the amplifier. So, yung sinasabi ng note dito, no, na pag lumampas sa 0.3 volts yung reading ng tester, so it means may mali dito sa paggawa nyo ng amplifier. So, pag umabot yan or lumampas ng 0.3 volts tapos linagay mo to, so susunugin na yan. Ubusin niya. Lalo na kung walang fuse yung pag-test nyo ng power supply nyo. No? Pero dito sa akin, may fuse yan. No? Kahit 3 amperes lang. So, yung fuse nakalagay sa negative at sa capacitive nyo, no, ng pong supply nyo, no, DC. Tapos, pag nag-test kayo, ito yung supply. Nag-test kayo, dapat mababa yung supply, no, 18 volts DC lang yung gagamitin ngayon para pag may problema, no, hindi lahat ng transistor ay sasunugin niya tapos less damage siya dahil mababa yung power supply niya, no. So ngayon magtitest tayo, no, kung tama yung ginawa ko or may mali. So ito lang yung magsasabi kung okay yung ginawa ko or may mali, no, yung tester lang. Kasi siya lang yung may ability ng mag-test ng amplifier. So kung di siguro na imbinto to, no, baka hindi rato nagawa yung amplifier, no, kasi pag bumugayan ng higher voltage or more than 0.3 volts, no, so ubos yung OPT nyo or ang output transistor, no. So ngayon magtitest tayo, no. So, ito yung ground niya, no? Negative ng tester. Tapos, yung itong red, yung positive niya, no? Sa speaker, yan nakakonnect. So, ito yung speaker niya. Tapos, nag-set ako ng 20 volts DC sa aking tester, no? Pero, pwede rin kayong gumamit ng, ano, yung analog or may needle na tester. Like this, oh. Set nyo lang sa 0.5 volts. So, dapat yung lalabas yan, hindi aabot ng 0.3 volts. So ngayon, isaksak ko na, no, yung amplifier na ginawa ko. So pwede niyang may pumutok na pisa or may umusok. O pwede rin may masunog dito na transistors, no. So biglang usok yan pag sinaksak ko, no. So ito yung supply niya, na. Tignan natin kung ano yung mangyayari o kung uusok ba or tama yung inasimbol ko, no. So ito yung plug niya, no. So yan, nakasaksak na, no. So yung reading niya ay 0.08. So hindi nga siya umabot ng 0.1, no. Mas maganda pa kung ano daw, 0 volt.
ang nakalagay dito sa note niya, no? Pero sa stock niya, no, may ano yan, sa trimmer, no, na ina-adjust. Pero dito sa ginawa ko, steady na siya kasi in-invert mo sa resistor, no? So ito yung reading niya, no? 0.08. Hindi umabot ng 0.1, no? So it means na good yung inasimbol ko na power amplifier, no? Wala siyang sira, no? Maganda yung reading niyang kanyang ano, bias voltage. So pag ganito na, pwede niyo siyang lagyan ng ano, OPT, no, or output transistor, no, ito. Pwede niya siyang gagana. Pero dapat maglagay muna tayo dito sa input niya ng volume control na 100K. So, sana may natutunan kayo, no, sa videong to, no, sa paggawa ng amplifier o pag-assemble in your own home, no, sa mga kahit sa bahay lang, no, pwede kayo mag-assemble kung susunod kayo sa procedure, no, at sa mga note na tulad nito, no, sa mga amplifier, paano ba gumawa. Kasi yung iba, mga symbol lang, no, hindi man lang nag-research, no. So iba kasi yung DIY, no, sa homemade or symbol, no. Kasi yung DIY, kayo-kayo lang yung gumawa, wala kayong basihan, no, wala kayong diagram or note na ganito na ano ba yung dapat, ano ba yung mali dyan. Yan yung ano, DIY. Pero yung assemble, no, or homemade na amplifier, susundin yung note dito at lahat ng procedure, no. So in this case, no, pwede niyo siyang ibenta, no, kasi good yung reading niya, no, dahil nakasunod lahat sa procedure, no. Pero yung DIY, duda pa yun kung mabinta nyo. So, sana may natutunan kayo, no? Until next time. So, don't forget to subscribe to our channel, no? Dahil lahat tayo dito may matutunan. So, hindi lang ako yung matututo dito. Kayo, pwede rin matuto, no? So, sa mga may tanong nyo, no? Pwede rin kayo mag-comment nyan, no? Down below. Pwede natin basa, baka pwede natin gawa nyo ng video, no? Para may ma-research naman ako, no? Until next time, no? So, dito na lang tayo mag-i-end. So, abangan nyo yung paglagay ko dito ng ano, no, ng OPT or output transistor, no? Kung gagana talaga, no? Ilalagay ko to sa next video, no? So, ito yung dapat nyo abangan na naka-bolt na side sync, no? Saka yung ipi-play ko yung music. Itong board yung gamitin, no? Wala mo ng controls yan, no? Sa next time kong na-video, no? Abangan. Abang-abang lang kayo, ha? Kung gagana talaga.